Magandang araw, mga ka-filers. What a beautiful morning. Nandito muli ako para sa isang edisyon ng aking Travel Spot Places, na kung saan ay dadayuhin natin ang isa pang imahe ng Birheng Maria dito sa bayan ng Bawan, Batangas. At nabalitaan ko pala na bukod sa napuntahan natin noon na Monte Maria, ay may isa pang mahal na Birheng Maria na nakatayo dito sa may Bawan, Batangas. Halina't samahan niyo ko sa aking paglalakbay patungo po doon. Kaya tara, let's go! Nandito na po ako mismo sa bayan ng Bawan. Nakarating na po ako dito ng mga bandang 6:30 ng umaga. Kasi nakaalis ako sa amin ng mga 5 ng umaga at nakarating na ako dito ng mga 6:30. Tapos ang takbo ko pa nun mga 50 to 60 lang. Ayan. Magmula po dito sa may Alpha March, dito sa may Barangay Santa Maria, ay kakanan na po tayo dito. Yan o. Bukod dito, ayan o. Dito rin pala ang daanan papuntang Latalia. Dito po ang daanan papuntang Latalia Seascape Resort, na kung saan ito ay dalawa sa mga dinarayo na beach resort dito sa Bawan, saka yung papuntang Iglesia ni Cristo. Itong tinatahak ko pong ito ay paahon ng daan po dito. Yan o, may mga ilang baku din. Pakurbada pala ang daan dito na may konting bako-bako, kaya iba ang pag-iingat lamang po pagka hindi nyo po masyadong kabisado ang lugar. Bale, na check ko na po ito sa may Google Map na ganito po ang madadaanan nyo po rito. Pagka dire-diretso po nito ay madadaanan pa natin yung Seascape Resort. Yan o, unti-unti na tayong naahon. Ay, ito na mismo po ang Seascape Resort dito sa may Barangay Santa Maria ng Bawan, Batangas. Yan o, may mga kulay green at orange ang kanilang bandera. Yan, ahon pa po tayo dito. Pag nadire-diretso po natin to, ang tutumbukin po natin kalsada o ang barangay, yung Barangay Bagilawa. At pagkatapos nun ay ang Barangay San Agustin. Yan o. What a beautiful view, napakaganda. Dito sa may bandang kaliwa ko ay kita na ang mga bundok. Tapos dito sa may kabilang ibayo ay makikita rin pala banda dito ang Kalumala Heights, na kung saan ay isa ito sa mga dinarayo ng mga turista, siklista at motorista. Papasok na tayo dito sa may ang gaganda din pala ng mga bayan dito sa may barangay na ito. Yan o, ganda ng mga pintura, kulay green, kulay yellow, kulay blue, at ito o, violet at pink. Ayan o, ang gaganda o, colorful. Yan, tapos madadaanan pa natin ito. Ay, ito na yun o. Papasok na po tayo dito sa may Barangay Bagilawa. Yan. Pagkatapos ng mga ahunan, medyo palusong naman ang kalsada. Ay, yun na pala mismo ang kamay ni Maria o. Kitang-kita na pala dito sa may bandang kaliwa ko. Yun, dun tayo pupunta mamaya. At ang daming mga puno ng nyug dito o. Ang tatayog. Yan, tigil muna tayo dito. Yun pala mismo ang kamay ni Maria, nakaharap pala dito. Yun. Yan. Malapit na po tayo sa kanya. Kaya Mama Mary, here I come. Ayan. Nasa bahagyang kaliwa din pala ang papuntang Latalia Beach Resort sa kayong Sadayo. Pagkatapos dito ay kakaliwa na po tayo dito. Dito rin pala ang papuntang Alexis Beach Resort. Tapos doon sa may kanan, doon yung papuntang elementary school ng Barangay Bagilawa. At madadaanan pa rin natin itong barangay hall nila ng Barangay Bagilawa. Yan. Dire-diretso pa ito, mga kapilers. Marami pa rin tayong mga madadaanan dito. Bubungad na sa atin ang napakagandang mga bundok. Madadaanan pa rin natin itong chapel ng Barangay Bagilawa. Pagkatapos dito sa may Barangay Bagilawa ay papasok na po tayo dito sa may Barangay San Agustin. Ayan o, ito na po yung landmark niya. Tapos lulusong na tayo dyan. Pagkapasok po dito sa may Barangay San Agustin ay dediretso pa tayo.
hanggang sa, at heto na yung madadaanan pa natin ang kanilang basketball court ng Barangay San Agustin, saka itong chapel nila, itong San Agustin Chapel. Pagdating dito, yan o, ay kakaliwa na po tayo rito dito sa may papuntang Sampaguita Beach Resort, at may nakakaratula na rin pala dito na dito na rin pala ang papuntang Mama Mary. Yan, dire-diretsuhin na po natin yan. Pagkatapos natin madaanan ang Barangay Hall ng Barangay San Agustin, madadaanan niyo po itong puting bakod na ito, saka itong puting bahay, saka itong karatulan na may ano to, OIA by Seascape. Yan, dediretsuhin pa natin ito. At sa bahaging ito ay napakaraming mga puno na manggat, saka mga puno ng nyug dito sa paligid na ito. Ayan, may karatula ulit dito. Yan, tigil muna tayo dito. Yung diretsong daan, dito na po mismo ang papunta sa Mama Mary. Tapos itong may pakanan, dito yung papuntang Barangay Conbo, Sampaguita at Pitugo, dito sa bayan ng Bawan, Batangas. At dito na po tayo pupunta. Yan, tatahakin pa natin ito. Bali mga kapilots po, na-check ko na po ito sa Google Map. Pero pagdating natin doon sa may rough road, hindi na po siya nakikita o nababasa sa Google Maps. Kaya ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang mismo pagpunta dito o pagpunta doon sa may kamay ni Maria. Yan o, maraming mga matatag na mga puno na mangga o saka na mga nyug. Dito pa lang sa bahaging ito ay sementado pa. Napakalawak dito at saka napakaganda, napakapresko din. Yan o, ang daming mga kambing. Ang daming mga bunga ng mangga o tagmangga talaga ngayong panahon na ito, ngayong buwan ng Mayo. At heto na nga po yun mga kapilers. Yan, dadaan na tayo dito sa mismong off-road o yung rough road na ito. Pero syempre iba yung pag-iingat pa rin kapag mapapadaan kayo rito. May patuwi-tuwi din ang daan, saka ang lalaki ng mga batuhan. Kaso habang hindi pa nagtatag-ulan, samantalahin nyo na po pumunta rito. Talagang off-road po ang madadaanan nyo dito. At dire-diretsuhin pa natin ito hanggang sa makarating tayo doon sa may imahe ni Mama Mary o ni kamay ni Maria. Yan, may mga ginagawa rin pala ditong construction. Kaso wala pang mga tao sa pating ito. At ayan, aahon tayo dyan. Nako, pakarag-karag na ang motor ko rito. Pero kayang-kaya ito. Kasi itong si Aerox A155cc po ang kargado nito. Yan, pagkaahon natin dyan. Yan, makakaliwa tayo dito. Oops. Ba? Saan na kaya ako? Baka ako'y naligaw na. Medyo mahirap palang daanan ito. Nako, talagang mapapalaban ka sa off-road. Dito sa may, sa may kanan ko, bangin na ito. Yan, lulusong tayo diyan. Talagang mapapa-challenge kayo dito at mala adventure trail experience ang mararanasan nyo dito. Mahaba-haba po pala ito, parang walang katapusan. Dito sa may gawing kaliwa ko, ang daming mga puno ng nyog. Ang halos madadaanan nyo pala dito ay ang mga mararaming puno na mangga at mararaming puno na mga buko. Yan, talagang sabak is real. Basta para sa mahal na Birheng Maria ay makakapunta po tayo doon. At dito sa bahaging ito, maraming mga tuyong nalaglag na tuyong dahon. Yan, palusong ang daan. Dito sa bahaging ito, ang daming mga puno. Parang gubat talaga dito. Talagang literal na malayo talaga siya sa kalsada. Kaya paalala ko po sa inyo, kapag mapapadaan dito, iba yung pag-iingat lamang po kayo dito. Dahil, yan, may bakal na nakakuan sa gilid. Yan, lulusong pa ulit dito. Malapit na tayo sa paraiso ni Maria. Yan na, nandito na tayo sa exciting part mga kapilers. Ito na yun mga kapilers. Nandito na mismo ang malaking imahe ng Mahal na Birheng Maria at bubungad na sa inyo ang napakagandang tanawin dito. Saka nandito pala ang mga basketball ring. Wow, ang ganda. Touchdown, nandito na po tayo sa kamay ni Maria. At dito na po tayo magpa-parking mga kapilers.
Ayan mga ka-filers, pagpunta nyo pa lang dito ay may nakalagay na po na ang entrance fee nila dito ay 10 pesos lamang at ang visiting hours nila dito ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At nakalagay dito sa may kabilang karatula na paunawa, bawal pong dumalaw dito mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. At dito sa gawing kaliwa ay dito na po tayo bababa papunta mismo dyan sa may altar ni Maria. Pagpunta nyo pa lang dito ay bubungad na sa inyo ang napakagandang tanawin na makikita nyo dito. At dito ay tanaw na tanaw na ang Batangas Bay na isa sa may access sa center of the center of marine biodiversity of the world. Kitang-kita na rin po dito ang halos buong bayan ng Bawan, Batangas. Marami din mga puno sa paligid na to, gaya nitong mataas na punong ito. Saka naririnig ko yung mga huni ng uwak. May mga magagandang mga nyug din dito. Yan, may mga tanim na saging dyan sa may baba ng bundok o ng burol. At nakapagbayad na po ako ng entrance fee kay Tatay Felipe na siya pong caretaker ng lugar na ito. Dito sa bandang ibaba ay narito ang mga imahe ng Panginoong Hesukristo na naglalarawan ng paghatol sa kanyang kamatayan hanggang sa pagpasan ng krus patungo sa Kalbaryo. At sa kabilang banda ay ang paglalarawan ng Panginoong Hesukristo nang siya ay ipinako sa krus, namatay at sa kanyang muling pagkabuhay. Tapos pupunta tayo dito mismo sa pinaka main view deck nila dito sa kamay ni Maria. Oh, ayan oh. Breathtaking view, napakagandang tanawin. Ito yung mga mga poste ng ilaw, saka ito yung mga upuan na kung saan pwede kayong magdasal o manalangin dito. Tapos ito po mismo ang imahe. Ito po mismo ang imahe ni Mama Mary o ang kamay ni Maria na nakaharap o nakatanaw sa Batangas Bay at sa buong bayan ng Bawan, Batangas. Dito sa may ilalim ng upuan ay may mga kambing na nagpapahinga po muna dito pansamantala. Ito po yung kanilang tirikan ng kandila at saka ito yung pinaka-stage o yung pinaka-sentro na kung saan ay dito nakatayo ang mahal na pamosong bantayog ng mahal na Birheng Maria. Halina't manalangin o magdasal po muna tayo pansamantala. Isa ito sa mga dinarayo ng mga deboto ng pamosong banal ng mahal na Birheng Maria na may 40 feet ang taas at ipinatayo ng pamilyang Bantugon noong taong 2012 sa rurok ng kabundukan ng Barangay Bagilawa. Noong panahon din yon ay nagkakaroon ng regular na misa dito tuwing Sabado ng buwan sa pamumuno ni Father Fernando Suarez at makalipas ang 2 taon ay si Father Joey Palier, ang dalawa sa mga kilalang healing priest ng ating bansa. Sa makatuwid ay naging bukas ito sa lahat ng gustong magsimba saan man tayo panig ng lalawigan. Mula po sa aking kinatatayuan ay nandito ako mismo sa harap o sa tapat ng pamosong banal ng kamay ni Maria. Dito lamang po siya matatagpuan sa Kalayaan Heights, Barangay Bagilawa ng Bawan, Batangas. Ito po ay nakasentro o nakatayo ito sa Hacienda Antonia na kung saan o tinatayang na sa 15 hectares po ang lawak nito.
ng mga lupain dito. Ito po ay ipinangalan sa nanay ng may-ari na si Mr. Nilo Bantugon. Napakaganda, napakaaliwalas, and at the same time, napakasulim at payapa ang bawat paligid dito. This is a pilgrimage place na pwede niyong puntahan at any moment. At dito pala sa may kabilang ibayo ay natatanaw din o overlooking view ang Batangas City. Ganon din ang pamosong banal ng Monte Maria. Noong natapos po ang project na ito, ay dito rin po pala unang nagmisa noon si Father Fernando Suarez na isang healing priest, at ang sumunod na araw o ng taon ay si Father Joey Palier na kung saan siya rin po ang founder ng Kamay ni Jesus Healing Shrine sa May Lukban, Quezon. Si Father Joey Palier din po mismo ang nagpangalan o nagbansag sa pilgrimage places na ito na kung tawagin na ngayon ay Kamay ni Maria. Ayan mga ka-filers, yan na po mismo ang Bayan ng Bawan na kung saan ay dyan po tayo nanggaling kanina. At kitang-kita po pala dyan yung mga daungan o yung mga container van na kung saan nagsishipping lines po sila. Tapos bago po tayo nakarating dito sa May Kamay ni Maria, ay dumaan po tayo sa May Barangay Santa Maria hanggang sa makaahon dito sa May Barangay Bagilawa hanggang sa makarating tayo dito sa May San Agustin. At dito sa kabilang banda ay natatanaw din ang Kalumala Heights na isa pang atraksyon dito sa bayan at ang Mount Makulot sa Cuenca, Batangas. At dito pala sa bahaging ito ay may mga palaruan pala dito ng mga bata na kung saan ay pwede pala silang maglaro dito. Ayan po may mga monkey bars, isang siso at saka yung isang duyan. Kaso yung isang duyan ay nakatabingi na. Bukod sa ito pala ay puok dasalan, pwede pala kayong mag-relax, unwind, mag-playground bukod dun sa basketball court o sa basketball ring na nakita na natin kanina. Sa ngayon, ang namamahala ay ang may bahay ni Mr. Bantugon at ilang mga caretaker dito, kabilang na si Tatay Felipe. Sa kabila ng mga espekulasyon na tila napabayaan na raw ang ibang konkretong bagay sa lugar na ito, ay marami pa rin nagsasadya at nagdarasal bilang pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng May Kapal. By the way, wala po pala kayong mabibilihan dito ng mga pagkain ninyo. Kaya kapag magagawin po kayo rito ay kailangan magdala po kayo ng inyong mga pagkain at inuming tubig. Bago po muna tayo umalis ay heto po mismo ang basketball court o ang basketball ring nila. Sayang nga lang walang naglalaro. Ang tagal na akong hindi nakakapag-basketball. Ay, gusto ko pa naman sana. Pero imaginein ko na lang. Kaya JJ43. Ayan po ay kung nakaabot man kayo sa dulo ng videong ito ay maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli mga ka-filers ay having safe and happy trip sa ating lahat. Saka paki-like na rin, share, subscribe, then click the notification bell para mas updated ko pa kayo sa aking mga videos. And God bless us all.